Rodrigo Duterte nagbantang gagawa ng legal action laban sa mga sumugod na pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. May mga ilisyo po na waran sa pare sa kanila kung sinasabi po nila na ang PNP ay rumespeto po sa batas. Siguro po yun din po yung sasabihin natin sa kanila, rumespeto din po sila sa batas. Direktor ng Police Regional Office 11 at 14 pang opisyal na tauhan ng PNP, inalis sa pwesto kasunod ng operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound. But the priority at this stage is repatriation of human remains and the safety and well-being of the two in ICU and the six who are safe, and they will also be repatriated in due time. Pag-uwi sa labi ng tatlong Pilipino na nasawi sa sunog sa Kuwait, pinoproseso na. Tulong ng pamahalaan sa mga biktima ng sunog, tiniyak ng Overseas Workers Welfare Administration Office. Lalo na yung speedy issuance ng clearances, no? Isa na yan, pupukpo kami sa cybercrime. Ang dami na nating mga scam. So yan ang pupukpukan ko as much as possible. Bagong National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, tututukan ang cybercrime at pagpapabilis ng issuance ng NBI clearance. Jeepney driver at umano'y pinahiyang pasahero dahil sa timbang, nagharap sa LTFRB. Dalawa pang pasahero sa body shaming, tumestigo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nasampahan na ng kaso ng Police Regional Office 11 ang 6 na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nanlaban umano sa mga pulis na magsisilbi ng warrant of arrest kay Apollo Quiboloy. Nagbanta naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte na gagawa ng legal na hakbang laban sa mga pulis na sumugod sa mga ari-arian ng religious leaders sa Davao City. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Overkill kung ituring ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ginawang raid ng Philippine National Police Special Action Force at Criminal Investigation and Detection Group sa Kingdom of Jesus Christ compound noong Lunes ng madaling araw. Ayon sa dating Pangulo, bagamat may dalang warrant of arrest, wala namang ipinakitang search warrant ang mga pulis sa mga pinasok nilang property ng religious leader. Kaya bilang itinalagang administrador ng mga nasabing property, responsibilidad niya na kumilos at magsampa ng kaukulang hakbang. Bunsod nito, ipinahahanda na niya ang affidavit ng lahat ng mga umanoy na agrabyado at na trauma sa insidente. Gayon din ang inventory ng mga gamit na nasira. Mabigat man sa kanyang loob ang gagawin, kailangan niyang kumilos laban sa lahat ng responsable sa anyay iligal na pagsalakay. Sa kabila umano ng kanyang personal na paniniwala, dapat pa rin itaguyod ang batas. Ayon naman sa Philippine National Police, bukas sila sa anumang imbestigasyon. Kakapatan po ng grupo po ni Pastor Quiboloy at ng KOJC leadership o kung sino man po na representante po nila na maghain po ng anumang kaso. At yan naman po ay haharapin po ng PNP. Parte po yan ng due process, parte po yan ng pagkilala sa ating mga hukuman at sa ating mga korte. Pero katulad ng sinabi ko kanina, kung ang PNP ay bukas sa pagkilala at nagpapasakop po sa mga legal process, sana ganun din po sina Pastor Quiboloy. Samantala, sinampahan na ng kasong obstruction of justice, illegal possession of bladed, pointed or blunt weapons at disobedience to persons in authority ng Police Regional Office 11 ang 6 na miyembro ng KOJC. Yesterday afternoon, ang Kalinan Police Station nagfile na ng case against yung sa 6 na dadakip dun sa Glory Mountain.
Ang mga ito ay sinasabing nanlaban umano sa mga pulis na magsisilbi sana ng warrant of arrest sa Glory Mountain sa Barangay Tamayong, Davao City. Ayon sa Piero 11, sinabi ng PNP ang kanilang pakay pero hindi sila pinapasok ng mga supporters ni Kibuloy kaya sinira nila ang gate ng compound. Nang makapasok na ang mga pulis, hinarang din nila at inatake gamit ang mga patalima na kuha sa kanila ang 17 bolo at 2 improvised marble gun. During sa pag-serve ng warrant of arrest, they resisted and then inattack nila yung mga police officers na pumasok sa area while using their bladed weapons. Yung mga bolo, itak. Lelay Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Opisya! 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 Inalis sa pwesto ng pamunuan ng Philippine National Police ang direktor ng Police Regional Office 11 at 14 na iba pang opisyal at tauhan ng pambansang pulisya. Ito ay kasunod ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa 5 compound ng Kingdom of Jesus Christ noong June 10. Kaugnay nito, hinamon ng PNP sina KOJC Leader Apollo Kibuloy at 5 pang akusado na harapin ang kanilang kaso at sumunod sa batas. Ito ang balita ni Leia Ilagan. May mga inisyo po na warrants of arrest sa kanila kung sinasabi po nila na ang PNP ay rumespeto po sa batas. Siguro po yun din po yung sasabihin natin sa kanila, rumespeto din po sila sa batas. Nagpatupad ng balasahan sa hanay ng ilang matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Ito'y kasunod ng isinagawang operasyon sa 5 compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao noong June 10. Ayon kay PNP, Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, bukod kay Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Aligre Martinez, inalis din sa pwesto sina Directorate for Operations Director, Police Major General Ronald Lee at Intelligence Group Director, Police Colonel Edwin Portento. Kasama din sa tinanggal ang 9 na opisyal at tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group, 2 miyembro ng Special Action Force at 1 Traffic Enforcement Unit. Paliwanag ni Colonel Fajardo, ang pagtanggal sa natura mga opisyal sa pwesto ay upang bigyang daan ang isinasagawang investigasyon ng PNP kasunod ng mga kontrobersya sa paghahain ng warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy at 5 iba pa noong Lunes. They were administratively relieved to give way po sa ang gagawin po nating investigasyon kung nagkaroon nga ba ng lapses, nagkaroon nga ba ng pagmamalabis, nagkaroon nga ba ng negligence of supervision. At titingnan natin yung manner ba ng pagsiserve po ba ng warrant ay naging tama, wala po ba tayong na-violate doon sa police operational procedure. Hamon ng PNP sa nagtatagong religious leader at 5 co-accused nito. Sumunod sa batas at harapin ang kanilang kaso. So, huwag nating kalimutan na kaya tayo nandoon ay dahil gusto nating iserve ang mga warrants of arrest sa mga taong akusado. Kung ang PNP ay handa at bukas sa pag-iimbestiga ng anumang forum o any body na mag-iimbestiga dahil sinasabi nila na lumagpas tayo doon sa mga boundaries po ng batas. Pero huwag nating kalimutan na yung mga subject po ng mga warrants of arrest na nagsasabing sumunod tayo sa batas ay dapat bigyan din natin sila ng paalala na dapat sila rin po ay sumunod sa batas. Nanindigan din ang pambansang pulisya na walang mali sa ginawa nilang operasyon. The PNP stands doon po sa kanyang posisyon na yung inimplement po natin ay isang warrant of arrest na validly issued po ng ating mga korte. At naniniwala po tayo na yung i-deploy po nating mga PNP personnel po doon ay mas marami kumpara doon sa mga normal po nating dine-deploy dahil may mga anticipated po tayo na mga sitwasyon na maaari pong mangyari, which ito nga po may mga nangyayari nga pong resistance po on the part nga po ng ibang mga supporters po. Well, ang intention po talaga dito is to really maintain yung peace and security during the implementation of search warrant. Nauna nang naglabas ng pahayag si Senator Robin Hood Padilla kaugnay sa paghahain ng resolusyon sa Senado para imbestigahan ang PNP sa nangyaring operasyon. Sinabi ni Colonel Fajardo, handang humarap ang PNP sa anumang imbestigasyon. Ang PNP ay laging bukas
sa mga investigation, whether it will be in the Senate, whether it be sa Congress. Alam naman po natin na laging tumutugon po ang inyong pambansang pulisya sa mga gitong imbitasyon para lumahok po sa mga ganitong pag-iimbestiga. At asahan po ng kagalang-galang na senador na tutugon po ang PNP at paghahandaan po natin yan para po masagot kung ano man po yung mga katanungan po nila with respect po dito sa implementation po ng service of warrant po sa nung nakaraang Hunyo at Gis po. Samantala, sinampahan na rin ng PNP ng reklamong obstruction of justice, disobedience to agents or person in authority, at violation of Batas Pambansa No. 6 o possession of bladed weapons o pointed objects ang anim na taga-suporta ng KOJC. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang nakikitang banta o indikasyon ng Korte ng Timor-Leste na maaaring tumakas si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Kaya naman pinayagan ito na isailalim sa house arrest habang dinidinig ang extradition request ng Pilipinas. Ito ang balita ni Dante Amento. At saka, in the normal course of things talagang tinitake into custody of the court yung extraditee. Mababa ang flight risk o posibilidad na umalis ng Timor-Leste si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Ayon sa abogado nitong si Attorney Ferdinand Topacio, ito ang pangunahing konsiderasyon kaya pinayagan na ma-house arrest ang puganting mambabatas habang dinidinig ang extradition request ng Pilipinas. Ngayon, kinuha siya right after the release from Bicora Prison from preventive detention. Nakita after one hearing na hindi ganun kataas ang flight risk ni Congressman Teves na dapat na sa jail siya. Giit pa ng abogado ni Teves, may depekto rin umano sa extradition request na layong mapauwi sa bansa ang dating mambabatas. Ngunit habang nasa bahay anya si Teves ay mahigpit namang nakabantay ang mga tauhan ng Timor-Leste Police. Dagdag pa ni Attorney Topacio, maaaring lumabas ng bahay si Teves kung kinakailangan. Halimbawa na kung dapat na sumailalim siya sa medical check-up, kailangan lamang niya magpaalam sa korte. He's confined doon sa kanyang bahay dito sa Timor-Leste under guard ng TLTL. May naka-detail na guwardiya sa kanya. So, ang main purpose actually noon is that every time there is a hearing. Samantala, nananatili namang positibo ang DOJ na pagbibigyan ang kanilang hiling na extradition. Nahaharap sa mga kasong murder at frustrated murder si Teves kaugnay ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo at walong iba pa sa tinaguriang Pamplona Massacre noong Marso ng nakaraang taon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi umano sagot ang total ban sa Philippine offshore gaming operators upang maresolba ang problema sa kapayapaan at seguridad. Sa kabila nito, ayon sa isang policy analyst, dapat namang himasok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa problema sa operasyon ng Pogo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. I think the president should step in. But as to how the president should step in, yan yung magandang pag-isipan. So, a task force probably headed by the DOJ. Ang pagbuo sa isang task force ang maaaring gawin ng ehekutibo upang makatulong sa pagresolba ng problema sa paglipana ng illegal na nag-ooperate ng Philippine Offshore and Gaming Operators o POGO. Ayon sa policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko, dapat namang himasok dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil ito ay usapin na ng seguridad at nakataya ang kinikita ng gobyerno mula sa Pogo. This is a police matter. This is a national security matter. This is also a revenue generating activity matter, no? So taxation matter. All within the purview of the executive branch. Kamakailan lamang na diskubre sa niraid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga ang pinaniniwala ang uniforme ng Chinese military personnel. Bagay na ikinabahala ng ilang senador at muling umugong ang panawagan na iban na ang operasyon nito. Pero ayon kay Yusinko, dapat pag-aralan muna ang ipinapanukalang total ban ng Pogo.
Now, kung mag-i-impose lang tayo ng total ban, nasagot ba natin yung mga problema na yon? Yung bakit nakakalusot ang mga illegal activities? Dapat rin anyang tignan ng pamahalaan ang maaaring pagpapabayaan ng ilang opisyal kaya nakalusot ang illegal pogo activities. Maybe it's not actually laws or more laws that are needed to fill that gap. Di ba? Baka ang kailangan natin is more of a dedicated monitoring from our police, from our national security agencies, and maybe also kailangan natin tingnan yung mga local executives natin, bakit tila parang pabaya sila pagdating sa pogo operations sa kanilang mga areas. Aabot sa 20 billion pesos ang sinasabing mawawala sa kita ng gobyerno kada taon kapag pinatigil ang operasyon ng pogo. Sa kasalukuyan ay wala pang opisyal na pahayag ang Malacañang ukol sa mga nadidiskubre sa niraid na pogo hub sa Pampanga. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Prioridad ngayon na pamahalaan ang pagpapauwi sa mga Pilipinong nasawi at nasukatan sa sunog sa Kuwait nitong June 12. Dinalaw na rin ang mga kabaninang OOWA ang pamilya ng mga biktima at tiniyak ang tulong ng pamahalaan para sa kanilang mga pamilya. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Labor Attaché Manny De Maano and his team of welfare officers there, also OWA welfare officers, ni Admin Arnel, who are monitoring the situation, especially with respect to the two in ICU. So pagdasal po natin, they are in critical condition. Mahigpit na minomonitor ng Department of Migrant Workers ang kalagayan ng dalawang overseas Filipino worker na nasa intensive care unit at critical ang kondisyon sa Kuwait dahil sa nangyaring sunog noong June 12. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, prioridad nila ngayon ang mga ito at ang pagpapauwi sa mga labi ng tatlong nasawi kasama ang anim na nakaligtas sa sunog. But the priority at this stage is repatriation of human remains and the safety and well-being of the two in ICU and the six who are safe, and they will also be repatriated in due time. Nakausap na rin nila ang pamilya ng dalawang nasa ICU at tatlong nasawi alinsunod sa direktiba ng Pangulo na alalayan sila sa kanilang kalagayan ngayon. Tinitignan na rin ng DMW ang posibleng pagbisita sa Kuwait ng mga kaanak ng dalawang nasa kritikal ang kondisyon. Katuwang naman ang Overseas Workers Welfare Administration at Embahada ng Pilipinas sa Kuwait. Pinoproseso na ang mga kaukulang dokumento para sa agarang pagpapauwi sa mga labi ng tatlong nasawi. And siyempre lang dinadaanan sa proseso, there will be documents that will be needed at yung pamilyang tatanggap dito, inaalalayan na rin natin para mapabilis yung kanilang pag-uwi. Bagamat hindi pa makapagbigay ng eksaktong petsa ang OWA kung kailan maiuwi ang mga labi, tiniyak ni OWA Administrator Arnel Ignacio na nakatutok sila rito. What we can promise ay mabilis natin itong magagawa. Tinututukan naman natin to at sa record naman po natin, palagay ko wala naman po tayong nababalitaan na tayo ay nagtatagal pagdating sa pagde-deliver ng services. So baka kaasa po siya, nakakaasa po ang ating mga kababayan na maaasikaso po ito agad. Siniguro din ng pamahalaan ang tulong sa mga pamilya ng mga OFW na biktima ng sunog gaya ng burial assistance sa mga nasawi, livelihood at scholarship program. Ang Kuwaiti government nangako na rin ng financial assistance sa mga OFW bukod sa tulong ng kanilang kumpanya. We are already a well-oiled machinery. Basta mayroong ganyan, nakapunta na yung regional offices sa kanilang pamilya, chine-check na yung mga status at kung ano yung status ng OFW sa OWA, yung corresponding na tulong, ibibigay na kaagad siya. Magkakasama na ngayon ang anim na Pilipinong nakaligtas sa sunog, kabilang ang isa na na-discharge na sa hospital. Ayon sa OWA, inilipat na sila ng tirahan ng kanilang kumpanya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Ipinasara ng mga operatiba ng Department of Migrant Workers ang isang travel agency sa Bulacan umano'y illegal na nagre-recruit na mga Pilipino upang makapagtrabaho sa Europa kapalit ang malaking halaga ng pera. Sa pakikipagtulungan ng Malolos Police, ipinadlock na ng DMW, Migrant Workers Protection Bureau, ang opisina ng High Dreamer Travel and Tour Services na matatagpuan sa Paseo del Congreso, Katmon, Bulacan. Base sa impormasyong natanggap ng mga otoridad, sinasabing nag-aalok ng trabaho sa mga bansa sa Europa ang nasabing travel agency na may pangakong sweldo na aabot sa 70,000 hanggang 80,000 pesos kada buwan. Maharap naman sa patong-patong na kaso ang High Dream Travel and Tour Services, bunsod ng illegal na pagre-recruit ng mga Pilipinong magtatrabaho sa ibang bansa. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig na iahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Jack, dyan sa UK, gaano kaigpit ang fire safety standards? Yes, magandang araw sa iyo, Monica, na mahigpit ito sa United Kingdom. Katunayan, ang minor offense pagdating sa fire standard ay meron ng katumbas na £5,000 na fine. At kung major offense naman, ay unlimited ang monetary penalty plus up to 2 years na imprisonment. At katunayan din na mahigpit dito, lahat ng mga paupahan no, ay required magkaroon ng smoke alarm at pati na rin na magkaroon dapat ng gas check, no, yung pati yung mga electricity, etc. bago mag-move in yung isang tenant. At kung ang isang building naman ay multiple occupancy naman o may mahigit na 3 tenant, kailangan meron yung fire extinguisher. At syempre, ang mga malaking mga establishments dito dapat sumunod din sa fire standard. Yes, Monica. Sige, Jack, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Iniulat ng Kuwaiti authorities na 3 ang arestado dahil sa suspected manslaughter kaugnay ng sunog sa isang gusali kung saan 50 foreign workers ang nasawi. Karamihan sa mga casualty ay Indian samantalang 3 Pilipino naman ang nasawi. Isang Kuwaiti at 2 foreign residents ang arestado dahil sa kapabayaan sa security procedures at fire regulations. Miyerkules ng madaling araw, June 12, nang sumiklab ang apoy sa ibabang bahagi ng residential building kung saan halos 200 workers ang nanunuluyan. Batay sa General Fire Force, nagmula ang apoy sa guards room na nasa ground floor bunsod ng electrical wiring. Hindi bibigyan ng pardon ni U.S. President Joe Biden ang anak na si Hunter. Ayon sa American Chief Executive, kontento siya sa naging desisyon ng jury sa kaso at susunod siya sa anumang ipag-uutos nito. Ang nakababatang Biden ay na-convict dahil sa umano'y pagsisinungaling tungkol sa kanyang paggamit ng ilegal na droga na mag-apply ng lisensya sa barit. Regard to the question regarding the family, I'm extremely proud of my son Hunter. He has overcome an addiction. He's one of the brightest, most decent men I know, and I am satisfied that I'm not going to do anything. I said I abide by the jury decision, and I will do that, and I will not pardon him. Bumisita si dating U.S. President Donald Trump sa Capitol Hill upang makipagpulong sa Republicans. Kauna-unahang pagbisita sa lugar mula nang mangyari ang riot ng kanyang mga taga-suporta sa Congress. 3 na ang nakalilipas. Ang kanyang mensahe, unity o pagkakaisa ang binigyang din ito at nangako na aayusin ang pagkakaiba sa kanilang partido. Sa isa namang pahayag, iginiit ni Nancy Pelosi, dating Democratic House Speaker, na bumalik sa crime scene si Trump na nangudyo ng insurrection o pag-aaklas laban sa pamahalaan. Muling nasilayan ng mga nagagandahan at nagliliwanag na light installation sa Sydney, Australia sa Vivid Sydney 2024. Tampok din sa taunang selebrasyon ang musika.
drone show at food stalls. Ito ang balita ni Hazel Caicepa. Australia's biggest and brightest festival. Ito ang bansag sa Vivid Sydney na pinakamalaking multi-art film festival sa Southern Hemisphere. Isinasagawa ito taon-taon bilang pagdiriwang sa creativity, innovation at technology ng capital ng New South Wales. Sa naturang festival, binubuhay ang Sydney Central Business District sa pamamagitan ng mga art installations, 3D light projections at live music. Ang Vivid Sydney ay kinilala ng International Festivals and Events Association matapos magwagi ng 17 parangal sa IFEA Pinnacle Awards 2023. Bukod dito, 7 beses din inihalal ang Vivid Sydney bilang Australia's best tourism event. Ilan sa mga highlight ngayong taon ang Lightscape, isang multisensory experience sa Royal Botanic Gardens at ang Synthetic Hume AI-nity sa Clock Tower. Ayon kay Jill Minervini, Festival Director ng Vivid Light, ipakikita sa Vivid City 2024 kung paano tayo natatangi bilang tao sa pamamagitan ng koneksyon, imahinasyon at pagkamalikhain. Dinagsa rin ang Vivid Drone Show na pinamagatang Love is in the Air kung saan 700 drones ang lumikha ng simbolo ng pag-ibig sa skyline ng Circular Quay. Tampok naman sa Vivid Music ang mga world-renowned artists tulad ni hip-hop culture and musician Yasin Bey o Mos Def, British singer-songwriter Tirza, dance music duo X Club at iba pa. Highlight din sa Vivid Food ang mga culinary events tulad ng Fire Kitchen, Culinary Canvas at Night Food Market featuring over 20 Australia's top chefs at bartenders. Nagsimula ang 14th Vivid Sydney noong May 24 at inaasahan pa rin ang pagdagsa ng mga tao dito sa huling araw nito bukas, June 15. Hazel Caicep, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Pahirapan ang paninita sa mga illegally parked vehicles sa hanay ng barangay dahil may ilang mga residente ang nakikipagtalo sa mga barangay tanod. Kanina, isang barangay sa Malabon City ang pinuntahan ng Metropolitan Manila Development Authority para tulungan sa clearing operations bilang bahagi ng bayanihan sa barangay project ng ahensya. Ito ang balita ni JP Nunez. Kasi halos ang hanap buhay po kasi dito ng aking mga kabarangay is mag-tricycle, yung mga motor, yung mga ganon single. Kaya talaga pong sobrang dami na po ng nagpa-park sa kalsada. Nagpapatupad ng one-side parking policy ang Barangay Tanyong sa Malabon City sa ilang kalsada nito. Ang problema, dahil sa dami ng mga residenteng may sasakyan, tricycle at motorsiklo, dumarami ang illegally parked vehicles. Ayon kay Barangay Captain Alma Buenaventura, nagdudulot ito ng pagbigat ng daloy sa mga sasakyan, lalo't makipot lang din ang mga kalsada sa kanilang barangay. Kabilang sa hamon na kanilang kinakaharap sa pagpapatupad ng patakaran ay kakaunti lamang ang mga barangay tanod na naninita at nakikipag-away paminsan ang ilang residente. Pag wala talagang yung matataas na taong gumaganap, minsan parang nag-aari muna pa yung mga kabarangay, yung mga community, nag-aari muna sila. Meron po mga ganon na, hindi, ano yan eh, party pa namin yan eh, private yan eh, mga ganon. Sabi namin, ang bangketa po, hindi po yan nasasakupan ng ating residente. Kanina nagsagawa ng bayanihan sa barangay program ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kung saan kabilang sa activity ang clearing operations. Nagsanib-puwersa ang mga barangay tanod, local traffic personnel ng Malabon at MMDA clearing operations team para isyuhan ng ticket at ma-impound ang ilang mga illegally parked vehicles. Ayon sa ilang mga residente sa Malabon, dapat lang na magsagawa ng clearing operations para masiguradong lumuwag ang kanilang mga kalsada. Para po mawala yung mga paharang sa kalsada po. Hindi halos daanan ng mga tao tulad ng halimbawa po yung mga... Misal po may mga truck din mga harang. Doon nagkakaroon ng problema yun dahil nga kung maliit ang kalsada, may mga nakaparada. Nakakaabala yun.
Samantala, bukod sa clearing operations, kabilang din sa bayanihan sa barangay ang declogging activity, misting sa mga estero at kanal at pagpuputol ng puno na bahagi ng paghahanda sa malalakas na ulan. Gayon din ang proyekto ng palit basura kung saan ang kalakal ng mga residente gaya ng plastic bottles ay papalitan ng MMDA ng grocery items. Isang araw lang ang bayanihan sa barangay program ng MMDA dito sa Barangay Tanyong, Malabon. Pero umaasa ang pamunuan ng barangay na magkakaroon ito ng malaking epekto para sa ikaayos ng kanilang komunidad. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May nakaambang malaking dagdag sa presyo ng kada litro ng mga produktong petrolyo sa darating na linggo. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero, ito ay bunsod ng mga pagbabago sa international market. Base sa estimate ng DOE, nasa 70 centimos hanggang 85 centimos ang inaasahang increase sa kada litro ng gasolina, 1 peso and 45 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos naman sa diesel. Habang may 1 peso and 85 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos per liter na projected increase ang kerosene. Inaasahang ililipat na sa La Carlota City ang Incident Command Post at ang Base of Operations para sa mas mabilis na aksyon sa mga pangangailangan bunsod ng epekto ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Samantala, nakikipagtulungan ngayon ang Office of the Civil Defense sa Department of Environment and Natural Resources para sa pagsasagawa ng water testing sa mga apektadong lugar. Mula sa Bacolod City, ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Live. Gladys, ano ang gagawing adjustments ng incident management team no, para sa mas mabilis na aksyon? Monica, sa Joint EOC na Regional Disaster Risk Reduction and Management Council na Region 6 at Region 7, inaasahang ililipat sa La Carlota City ang ICP at ang base of operations nila para mas maging mabilis na ang pagtugon o ang pagresponde ng iba't ibang concerned agencies sa mga pangangailangan ng mga apektadong residente, in particular sa La Castellana. Pinili nito ang La Carlota City bilang ito ang malapit na lungsod sa La Castellana na pinaka-apektado sa nangyaring pagputok ng bulkan. Hindi kasi ito maaaring ilagay o ilipat sa La Castellana dahil sakaling puputok ulit ang bulkan, ito pa rin ang direktang maaapektuhan. Kaya kailangang ilipat ito sa lugar na malayo para hindi madamay pero close enough naman para agad makapag-deploy kung kinakailangan. Pero ang Emergency Operations Center o ang EOC na siyang pinakautak ng Incident Management Team ay sa bago pa rin kung saan mangyayari ang lahat ng coordination at request ng resources at iba pa. Ganun pa man, posible pa rin itong mabago hanggat hindi pa naaprubahan ng Central Office. Siyempre, mas, ano, mas faster yung response coordination natin kasi malapit siya mismo dun sa area ng mga affected families. Yung resources natin, mas, ano, mas easier ma-deploy, easier ma-pull out. Kasi dun yung pinaka-core, pinaka-affected is La Castellana. Samantala, kahapon ay bumisita si DNR Secretary Maria Antonia Loizaga sa Negros Occidental at nagkaroon ng pagkakataong makausap ang iba't ibang ahensyang nagtutulungan para matugunan ang epekto ng pagputok ng bulkan. Bilang isa ang tubig sa pangunahing apektado, nakiusap ang OCD6 na matulungan silang makapagsagawa ng water test sa mga apektadong lugar at malapit sa paligid ng bulkan. Una nang naiulat ang pagkakaroon ng water contamination sa water sources ng La Castellana dahil sa lahar flow bunsod ng sunod-sunod na pag-ulan. Sa kasalukuyan, may water filtration na ginagamit ang munisipalidad para matiyak na malinis ang tubig na iinumin ng mga residente. Ito naman ay sa tulong ng mga local government unit at maging ng mga pribado o non-government organization. Kamakailan ay dumating sa Negros Occidental ang Philippine Navy ship BRP Tausog, dala-dala ang mga tulong para sa mga apektado. Kabilang sa dala o sakay nito ay ang PRO-6 PNP truck na naglalaman ng higit 400 hygiene kits mula sa DSWD. 100 camping tents mula sa OCD6 at isang mobile filtration plant na mula naman sa DOH.
Bukod sa water test, inilapit din ng OC District sa DNR ang pagsasagawa ng air quality test at ang pag-update ng hazard map sa paligid ng Bulkang Canlaon. Monica, yan muna ang ating update. Balik sa iyo dyan sa studio. Maraming salamat, Gladys Tuwavi, live mula sa Bacolod City. Nasa 200 grupo ang nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify as urgent ang sexual orientation, gender identity or expression or sex characteristics o SOGIESC Equality Bill. Ang panukala nakaabot na sa committee level sa Kamara samantalang sa Senado hindi pa napagdedebatihan sa plenaryo at ni-refer sa Committee on Rules. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Mr. President, this is a love letter to make equality your legacy. A built on mutual respect, love, and acceptance. Nasa 200 organisasyon ang bumubuo sa The Equality Alliance. Kasabay ng pagdiriwang sa Pride Month ngayong buwan ng Hunyo, nagsama-sama ang mga grupong ito ng human rights sectors, youth organizations, LGBTQIA+, at iba pang community groups. Gumawa sila ng isang liham para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Apela ng mga ito kay PBBM na i-certify as urgent ang sexual orientation, gender identity or expression, or sex characteristic or social GSC Equality Bill. Layo ng panukalang batas na mabigyang proteksyon ng mga Pilipino laban sa diskriminasyon base sa sexual orientation, gender identity at expression o SOGI nito. Mahigit 20 dekada na ang nakalilipas mula ng unang isulong sa Kongreso ang SOGI Bill. Naniniwala ang Equality Alliance makatutulong din para sa ekonomiya kung maipapasa ang SOGI-SC Equality Bill. Can you just imagine kung gaano mag-blossom ang napakaraming mga LGBTQ-led na micro, small, and medium enterprises, which by the way comprise around 90%, di ba, ng ating businesses in the Philippines. Dumaan na sa period of sponsorship sa plenaryo ng Kamara ang SOGI Equality Bill. Samantalang sa Senado, hindi pa ito napagdedebatehan sa plenaryo at ni-refer sa Committee on Rules. At batay kay Senate President Francis Cheese Escudero, mas malaki pa ang chansang maipasa ang Anti-Discrimination Bill kaysa sa SOGI Equality Bill. I don't think we will encounter difficulty, especially with the new batch of legislators in the House of Representatives who are millennials and Gen Zers. We hope you could give the SOGI Equality Bill a chance in the plenary. For a long time, for more than 24 years, the SOGI Equality Bill experienced a rough road already. Sa kasalukuyan naman, umiiral na sa ilang lokal na pamahalaan ang kani-kanyang Anti-Discrimination Ordinance. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang ilang buwang kaliwatkan ng bangayan sa pagitan ng ilang senador at kongresista, tiniyak ngayon ng mga leader ng Senado at Kamara na paiiktingin na nito ang kanilang samahan. Para sa pinuno ng Senado, dapat na maiwasan ang mga binibito ng Pangulo ng mga panukalang batas. Ito ang balita ni Jardine Delgado. Ang sabi ko sa kanila, sa tagal ko sa Kongreso, bihira naman yung nabibito dapat na bin. Produktibo para kay Senate President Francis Cheese Escudero ang kanilang pulong ni House Speaker Martin Romualdez kasamang iba pang kinatawan ng Senado at Kamara. Mahalagang hakbang-anya ito para sa muling pagpapatatag ng ugnayan ng 20 kapulungan ng Kongreso kasunod ng naging bangayan ng mga senador at kongresista dahil sa ilang kontrobersyal na issue gaya ng People's Initiative at Charter Change. Ayon kay Senator Escudero, nagkasundo ang 2 leader na panatilihin ang bukas na komunikasyon para maiwasan na ang hindi pagkakaunawaan at matiyak ang pagtutulungan sa pagpasa ng mga panukalang batas. Target din ng kanyang liderato na wala ng panukalang batas ang i-veto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o di naman kaya'y ibabalik sa Kongreso. Punto ng Senador, bibihira lang dapat ang mga panukalang batas na tinututulan ng Pangulo at aksaya lamang din sa oras at pagod kaya dapat nang maiwasan. Kasi ba't namin ipapasa kung alam naman namin yung hindi namin alam na ipapasa na i-veto? Para hindi sayang yung pagod. Tapos minsan may mga bygum na binabalik. The coordination must increase, not only between the Senate and the House, but also with the executive.
Ilan sa mga nabito ni Pangulo Marcos ang panukalang batas na magtatatag ng Transportation Safety Board tax exemption para sa mga guro na magsisilbi tuwing eleksyon, Bulacan Airport Eco Zone at ilang probisyon sa 2023 at 2024 national budget. Habang may binalik din sa Bicameral Conference Committee level para muling pag-aralan ng ilang probisyon gaya ng Magna Carta for Seafarers. Bukod sa pagsasaayos ng samahan ng Senado at Kamara, kasama rin anya sa napag-usapan sa pulong ang maayos sa koordinasyon ng Legislatibo sa Executive Department para matiyak ang pagpasa sa priority bills. Dagdag ni Senator Escudero, binigyang diin din sa kanilang pulong na dapat matiyak ang transparency at accountability upang masigurong mapigilan ang anumang sangay ng gobyerno na sumobra sa kapangyarihan nito. Kabilang sa mga napag-usapan sa pulong, ang natitirang priority bills ng Administrasyong Marcos na bibigyang prioridad ng Senado at Kamara. Ngunit ayon kay Senate President Escudero, hindi kasama sa napag-usapan ang panukalang amyenda sa saligang batas o charter change. Muling magkikita ang mga lider ng Senado at Kamara sa isasagawang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa June 25 sa Malacañang. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dating Manila Regional Trial Court Judge Jaime Santiago bilang bagong direktor ng National Bureau of Investigation o NBI. Kanina nanumpa na ito sa tungkulin sa harap mismo ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Kabilang sa tututukan niya ang mga kaso ng cybercrime at ang pagpapabilis ng pag-issue ng NBI clearance. Ito ang balita ni Dante Amento. Ay, siyempre, excited. You know, ang unang pangarap ko maging police. Sinuwerte lang na naging abogado, naging piskal, naging judge. Eh, balik na naman sa police. Although NBI, ibang larangan naman. Magre-report na sa darating na Martes ang bagong direktor ng National Bureau of Investigation o NBI na si Jaime Santiago. Inaasahan na magkakaroon din sila ng pulong ni dating NBI Director Medardo De Lemos. Nilinaw nito na walang issue sa pagpalit niya kay De Lemos na matagal na sanang nagretiro. Ano siya? Retired na siya. Tapos in-extend siya ng President. So tapos na yung extension at eto na ako. Ako naman ang hinapon. Ayon kay Director Santiago, sa kanyang panunungkulan, prioridad niya na matutukan ang cybercrime. Binigyang din ito, napakarami ng biktima nito. Bukod sa cybercrime, kasama rin sa kanyang aayusin ang proseso ng pag-issue ng NBI clearance na isa sa pinakamahalagang hinihingi na dokumento sa ating mga kababayan. Lalo na yung speedy issuance ng clearances, no? Isa na yan, pupukpo kami sa cybercrime. Ang dami na nating mga scam. So yan ang pupukpukan ko as much as possible. Bilang bagong hepe ng NBI, ang naging mandato anya ng Department of Justice o DOJ sa kanya ay pagandahin pa ang serbisyo ng NBI. Samantala, sinabi pa ni Santiago na wala pang napag-usapan hinggil sa kaso ni dating Congressman Arnie Teves. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagharap na ang jeepney driver kasama ang asawa nito at ang umano'y pinahiyang pasahero dahil sa timbang. Bukod dito, may dalawa pang pasahero na nakasakay sa naturang jeep ang tumistigo laban sa driver. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. live. Asher, inamin ba ng driver ang umano'y pamamahiya sa pasahero? At ano ang inihayag ng mga testigo? Monica, nangigigan ang magkapilang panig sa mga nauna ng ilang pahayag. Partikular na dyan itong sinasabi ng pasahero na pinahiya at pinababasa sa ng driver dahil sa kanyang timbang, habang ang driver naman ay sinasabi may mga pananilitang binitawan ang pasahero na humantong sa kanilang pagtatalo at pinababanga ang pasahero. Ngunit hindi kasama sa viral video. Ngunit pinasinungalingan yan ng mga testigo na humarap din sa LTFRB. Bagyang naging mainit ang palitan ng pahayag ng public utility jeepney driver at asawa nito na umano'y namahiya at nagpapaba ng pasahero dahil sa sitwasyon nito. Sa pagharap ng dalawang panig sa pag-init ay pinatawag ng Land Transportation Central ng Regulatory Board, pahinahong sinaad ng pasaherong si Floyd Gutierrez
ang kanyang reklamo. Ano nga, ilang sagitaan pagka-akyat niya sa jeep sa Parañaque City ay pinababasa ng driver. Itinanggi naman ng pasahero na dating itong nakaalitan ang pagkakawa. Iba naman ang person ng DJ driver na si Ernesto Alisan at asawa nito na si Mary Ann Corpus kaugnay sa pangyayari. Sinabi ko sa kanya, baba ka kasi ayaw ang misis ko sa iyo. Nakasagutan na kayo, ayaw ka nang mag-away pa kayo ulit. Tapos, siya talaga ang nagwala una sa chief, sir. Nagwala siya? Oo, nagwala. Iyak ka. Nabog. Ayaw. Di ba, nakita mo, nagnabog? Oo. Natanamin kita. Jesus. Tapos, sinabihan pa, sir. Ito, babae. Kaya ko kayo, matanda ka, kaya kita bayaran. Sabi ko, ayan naman yung babaeng mataba. Sinabi ko po talaga yun kasi yung grabe rin po yung unang-unang namin pag ano, sakay na jeep na ano. Doon sa sinabi ninyo na ayan na naman yung babaeng mataba, ayaw ninyo siyang isakay dahil mataba siya, tama? Opo, pero kasi, okay. Ayaw naman po dahil ayaw ko na po sir, maulit yung nangyari. Ayon naman sa isa sa dalawang pasahero na nakasabay ni Joy noong araw ng insidente, talagang pinababa ng driver ang pasahero. Dahil sa pagkakaiba ng panig, tanging hiling na lang ng pasahero ay ang pagpapakumbaba ng mag-asawa. Paghingi ng tawad ng driver sa asawa nito at pag-anin sa mga maling ginawa. Hingi na sana ng pasensya ang driver ngunit may kit ang pagtutol ng asawa nito sa gustong mangyari ng pasahero. Dahil sa hindi pagkakasundo, plano ng pasahero na ituloy na ang pagsasamba ng formal na reklamo laban sa driver at asawa nito. Paghingi lang po ng tawad talaga yung gusto ko po ng maayos kasi kaso hanggang ngayon po napakataas pa rin po ng kanilang pride. So itutuloy na lang po natin yung kaso. Monica ay pinagputos ng LGSR na maghain ng autorisadong notaryadong salaysay sa ahensya ang PUJ driver pasahero. Maging ang may-ari at operator ng pampasaherong jeep para sa paghahain ng formal na reklamo ng pasahero. Yan ang latest balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Hindi dapat baliwalain ang bukol sa maselang bahagi ng mga lalaki dahil maaari itong magdulot ng sakit na kung tawagin ay testicular cancer. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang testicular cancer ay isang uri ng cancer sa mga lalaki na karaniwan sa mga edad 15 hanggang 35 taong gulang. Karaniwan sa sintomas nito, bukol o pamamaga ng itlog at kung minsan ay pagsakit nito. Pag sinabing testicular cancer, ito yung cancer doon sa itlog or yung doon sa bayag ng isang lalaki. So kadalasan marami itong mga symptoms, minsan pero minsan pwede rin wala. Ito yung bukol doon sa itlog or sa bayag. Hindi po kasi normal na magkaroon ng bukol doon sa bayag or sa itlog ng lalaki. Kasi ang normal na appearance po nito ay dapat ito ay smooth at wala tayong nakakapang any lumps or any bukol doon sa area na yon. Bagamat delikado, kung maaagapan, maaari pa itong malunasan. Kaya paalala ng mga espesyalista na magkaroon ng tamang kamalayan at obserbasyon ang mga lalaki sa kanilang sariling sexual organ gaya ng mga testicles. Now, usually ho, kung ang isang lalaki ay talagang alam niya kung ano yung katawan niya, makakapa naman niya yun kasi syempre naliligo, yung mga ganun. So, pag ito ay naramdaman, siguro magandang obserbahan. Pag hindi ito nawawala, talagang kailangan patignan na sa doktor. Dagdag pa ni Dr. Roy Justin Labriaga, bukod sa edad, karaniwan ring risk factor ang family history. So kadalasan ho, pag nandun na sila sa tinatawag nating young adulthood, which is yung age bracket na 20 to 30s, pwede na nilang makita or maramdaman yung mga senyales na may bukol or cancer sa testicles. Kung meron kang relative na first degree o malapit sa iyo na may history ng testicular cancer, o di naman kaya,
kung ikaw ay kasama doon sa mga bata na hindi bumaba yung tinatawag nating testicles. So may mga ibang pasyente, hindi bumababa yun. Okay? Yung iba, naiiwan yung isa. So isa yun sa mga pwedeng risk factors din. At para sa iba pang impormasyon ukol sa testicular cancer, inaanyayahan namin kayong manood ang programang Doctors on TV ngayong Linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang mga professional teenager na lady rider ang lumahok sa female individual category ng Manibela Challenge sa KDR Adventure Motorcycle Ramp. Patunayan nila ito na ang paglahok dito ay kaya rin ng mga kabataang kababaihan. Ito ang balita ni JP Nunez. Ang motorsiklo sa mga rampa ng obstacle course ng KDR Adventure Motorcycle Ramp sa Urani, Bataan. Ganyan ang naging performance ng isa sa mga sumalang sa female category ng Manibela Challenge kahapon. Pero maniniwala ba kayo na ang rider na nagpapatakbo ng motorsiklo ay isang babae at teenager lamang? Siya si Shana Tamayo na lumahok sa female individual category ng Manibela Challenge. Marami na rin siyang sinalihang competition kaya bihasa na sa pagmomotocross. So ngayon, tinitake ni Shana Tamayo yung snowman na course at siya yung pinakabata na nag-compete dito sa Manibela Challenge para dun sa female individual category. Ayon sa kanya, 7 years old pa lang ay natuto na siyang gumamit ng maliit na motorsiklo at naging inspirasyon niya ang kanyang daddy na dati ring motocross rider. Sa motocross, lahat po ng obstacle courses ay parang jumps. So, sanay na sanay po ako magpatalo ng motor and medyo nasanay na po ako sa mga bagsak. Natapos ni Shana ang course sa loob lamang ng halos 9 na minuto at ilang obstacle lamang ang nilampasan. Yung struggle ko lang po kasi is yung bike, mabigat po. And since first time ko lang mag-try ng big bike, since 85cc lang po gamit ko, nahirapan po talaga ako. And mas malakas yung bike, mas matangkad. So yun lang yung struggle ko dun sa elephant trunk. Nervous talaga ako. Actually, sa mga races, sa motocross, hindi ako ninenervyo sa kanya. Relax lang ako eh. Pero dito, ninenervyo talaga. Ayon kay Coach Mel Aquino, malaki ang potensyal ni Shana sa mga competition sa international setting. Nakikita ko itong batang to, one of the future of motocross generation natin. Mga young bloods kung tinatawag natin. Siguro kung may competition to abroad, isa si Shana sa magiging representative ng Pilipinas. Bukod kay Shana, kabilang din sa teenage lady rider na lumahok sa Manibela Challenge, si Jurella Sai Maximo na anak ng co-host ng Manibela TV show na si Alfred Watermax. Ayon kay Jurella, 3 taon pa lang ay gumagamit na siya ng motorsiklo kaya't meron na rin siyang skills na naia-apply para sa Manibela Challenge. Pero dahil enduro type ang motorsiklong gamit niya at first time niya lang gumamit ng big bike sa course, marami rin anya siyang ginawang adjustment. Kumpara sa Manibela Challenge na mayroong obstacles, ang enduro ay mala motocross riding at kadalasang mga natural terrain sa gubat at bundok ang dinadaanan. Hindi ko iniisip na manalo or matalo. Ang gusto ko lang is matapos ko yung course nang nag-alam ko na ginawa ko yung best ko. Natapos ni Jurella ang course ng halos 10 minuto at proud naman sa kanya ang kanyang daddy na si Alfred Watermax. Siyempre lahat naman ng paghahanda nandun ako. Nakita ko yung hardship niya, nakita ko yung paano niya pinaghirapan yung practice dito. Nakita ko yung kanyang dedication sa kanyang ginagawa. And nagbunga naman. So parang mas proud ako.
Samantala, ang professional circuit rider na si Jack Buncho, malaki ang ginawang adjustment para matapos ang obstacle course. Madalas kasi niyang dinadaanan ay mga kalsada na diretso lamang at mabilis ang pagpapatakbo ng motorsiklo. Limitado lang din ang mga liko. Pero ang Manibela Challenge anya, merong mga tight turn, mga paahon, pag-ikot-hawak ang tali na wala sa mga circuit race. Pag sa road race kasi it's speed eh. Minimal lang yung accuracy sa amin. So, ito bagong-bago sa akin kasi syempre, kailangan mo lumiko in a specific area, specific na degree. So, medyo mahirap siya sa akin dahil nga sa road race, speed lang talaga eh. Speed skill yon. Pero dito, iba yung skill na kailangan. Natapos ni Jack ang course sa loob ng 13 minuto. Ang mensahe ng mga lady rider sa iba pang aspiring rider na babae ay huwag matakot subukan ang ganitong libangan at sports. Never underestimate your strength, even if you're a girl. Basta alam nyo sa sarili nyo na kaya nyo, confident kayo, ganyan, and handa kayong magpursige para maabot yung mga gusto nyo, kaya nyo yan. Always try new things, don't be scared of what other people will say, and kung kaya ng iba, kaya nyo rin. Ang first place sa female category ay makakakuha ng 200,000 pesos at motorsiklong Scrambler 400 mula sa Triumph, 150,000 pesos sa second place at 100,000 pesos sa third place. Sa June 16, isasagawa ang awarding ceremony at doon malalaman ang kanilang official running time kasama na ang dagdag na oras dahil sa kanilang mga penalty. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Biyernes. Salamat at shoutout kina Felix Jeronimo Ronquillo, Nolan Osorio, Judian Grabilio, Reynato Victorino, Cesar Bulaon, Rarem Yangke, at maraming salamat po sa lahat ng tumuto. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit Kapitulo 145, versikulo 19, na nagsasabi, "Kanyang tutuparin ang nasa nila na nangatatakot sa Kanya. Kanya ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila." At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.